Alright guys, welcome sa episode 4 ng ating Auto Terra Firma Craft Journey. And yeah, so ayan, kamusta? So medyo naging busy tayo, off-cam. Ayan, kung mapapansin nyo ayan, meron na tayo ditong smithing area. Ayan. And yes, pangit siya tignan. Kasi wala tayong materials. And ayan nga, some of the things here and parang itong charcoal forge is nag-spread talaga siya ng fire, kaya hindi ako gumamit ng any type of wood. So itong crafting table actually andito yan, tapos biglang umapoy and so ayoko namang masunog yung mga chests, so linayo ko na lang siya. And also may nahanap tayong bituminous coal and saan banda yun, dun banda. And so habang papunta ako dun sa silver and gold area natin, kasi nag-gather ako ng medyo marami. Maraming silver and gold. And, pero sa copper, ganun pa din. And nag-gather na rin ako ng iron. And cast iron. And, so dito banda. Ayan. And kung mapapansin nyo dito, and, meron tayo ditong kinda parang chimney or fireplace. And so gumawa tayo dito ng bloomery. And so andito yung guide, so click nyo lang to, tapos yan, i-right click nyo. Ayan. So yan lang yun. So dito kasi natin i-smelt tong mga iron na to. Ayan. Kasi yung iron dito, may two types ng iron dito eh. And meron tayo nung wrought iron ingot, saka cast iron ito. Ano itong industrial? Ah, wala. Wala siya. So, ayan, ito. So, dalawang types yung iron dito. So, yung ito, pag dinaretso natin, na-smelt dito, ang kakalabasan is itong cast iron. So, marami naman din gamit to. Ayan. So, shoot, drill, metal brace, metal bracket, sorry, basin, and metal girder. Ano to? Anong gamit na ito? Ewan ko. But, ayan. So, dito naman sa wrought iron ingot, marami rin tong gamit. And, so, most item sa create is kailangan ng cast iron saka wrought iron. So, itong wrought iron dito natin makukuha sa bloomery. So, ilagay na natin. I mean, i-craft na natin yung bloomery. And proceed na ako sa paggawa ng recipe. So, type lang natin dito. Bloomery. And boom. Then, lalagay natin siya dito. Ayan. So, yan na yung bloomery natin. So, andito rin lahat yung information. The bloomery can contain up to a maximum 24 iron ore and 24 charcoal with 8 of each item per layer. So, 8 plus 8, 16. 24. 16 plus 16, 24. Okay. So, 4 na layer. So, para makapag cast tayo, I mean makapag-smelt tayo, kailangan natin ng paano na ba to? I think wag muna tayo mag-smelt. Feel ko mas okay na mag-craft muna tayo ng isang item. So may or doubling kasi dito, or duplication. Mill. Ayan. So dito, ayan, kung mapapansin nyo, kung nilagay natin yung, let's say, small limonite sa millstone, may chance na makuha tayo ng crushed raw iron, which is 100 MB of cast iron instead of 10 MB of cast iron. Pero 20% pa rin siya. So like 2 out of 5, ganun. Ewan ko.
Ah, tama. 2 out of 5 or 2 out of 10, ganun. Ayun ko. May nako sa math talaga. But, yeah. So, I think mag-proceed muna tayo dun para hindi sayang yung resources natin. So, ito na yung isang so call this item sa create. Ayan. And nag-bookmark na rin ako dito ng mga kailangan natin. Mga essential. So, wrench, yung engineer goggles, engineer's goggles, and speedometer, and stressometer. And so, yan. Ano pa bang update natin? Oh, a season update. Early spring na tayo. So, hindi na siya mag-i-snow. And tumataas natin yung temperature. Yeah. Tayo na 11, negative 11. Ay, negative 12 siya kanina. So, I think tataas na siya. And nag-survive naman yung ating garlic. May time na hindi na siya nag-grow. Nag-stop siya. So, sa temperature, masyado lang mababa. And then, nung chinek ko, not good na yung sa temperature. Pero, all of a sudden, umokay naman. So, ayan. Nagko-continue ulit siyang tumubo. Ayan. So, once na medyo tumaas na yung temperature, mag-start ulit tayo mag-plant ng mga plants natin dito. And also, pwede ko magbago ulit yung color ng mga trees eh. But, yeah. Anyways, ayan. So, mag-explore muna tayo ngayong episode. Kailangan natin maghanap ng jute and then ng kelp. Kasi yung kelp, kailangan natin siya sa belt. Yan, marami rin siyang ito, belt. Kailangan natin to. Since hindi pa naman tayo masyadong advanced sa create, I think kailangan natin ng maramihang belt. Saka wala pa tayo masyadong resources. Saka ano pa ba? Yan, yun. Saka kailangan natin ng belt. So, ayun. So, idilista lang natin yung agenda natin, no? So, first is, pasukin natin yung, or magka-craft tayo ng millstone. And bookmark na rin natin. So, para i-bookmark siya, click nyo lang, tapos press yung letter A. Ayan. So, gusto ko sanang mag-proceed agad dito sa windmill, kaso, ano bang recipe nito? Pwede. Pero wala nga lang tayong jute and yung mga animals. Ayan. So, nag-craft na rin ako ng additional dito na toolbox. Ayan. And nag-ready na rin ako ng mga tools. And one more thing pala. Kung naalala niyo yung sinabi ko last episode, yung sa crucible. And ito. So I think ito na yung pinaka last step or last na structure na kailangan natin or item. Kasi ganito siya, ayan o. Tapos mas mapapadali yung pag-mix natin dito. So instead na dun tayo sa vessel, ayan. Pwede na natin siyang gawin dito. Kaso, yung recipe nito is medyo mahirap. Kasi kailangan natin itong fire clay. Ayan. So, para mapag-craft ng fire clay, kailangan natin ng kaolinite saka ng graphite. So, itong materials na to or itong minerals na to, hindi siya yung gaya ng mga usual na minerals. Gaya ng mga nakikita natin na may sign. Diba yung may mga small limonite or small gold, ganun-ganun. Yung itong material is kailangan mo siyang i-prospect. So, kailangan mo pumunta sa specific biome. So, sa kaolinite, and kailangan natin or mahanap natin siya sa sedimentary rocks. And
So luckily, nasa sedimentary rocks tayo. Nasa limestone area tayo. Ayan. So malaki yung chance na makahanap tayo agad ng kaolinite. Kaso, yung graphite naman, so makikita lang natin siya sa gneiss, marble, quartzite, and schist. Ayan. So wala pa akong nakikitang types ng rock dito na nasa listahan. So yun yung hahanapin natin for today's episode. Ayan. So exploration muna tayo, guys. Pahinga muna tayo sa smithing and kung ano man. Ayan. So prepare lang natin mga items. Ayan. So prospect, ilalabas natin to. Kasi spam natin to, guys, habang naglalakad or habang nakasakay sa kabayo. Para kung may minerals na wala pa tayo. Ah, gutom pala tayo, hindi tayo nauubos. So yeah, I think magpe-prepare din ako ng bread. Alright, guys. So andito tayo sa and nag-travel tayo pa south. And ito yung isang biome. Anong biome na ba to? Saan natin makikita? High altitude continent. Walang sinabi. Pero isa to sa rock type or stone type kung saan tayo makahanap ng graphite. So yan, ini-spam ko lang yung prospector's pick ko. Ayan, in case na may ma-detect. Ayan. So straight south lang tayo. Ayan, may mga pigs dito. Papa-southwest tayo. Kasi masyado na rin mataas yung altitude dito. Feeling ko, iilan na lang yung nag-spawn na tawag dito, minerals dito. Kasi kung titignan na may cave dito. Kung titignan natin dito sa mga type, eto, below 100, so above Y0, may mga ganun. Tetra, ano yun? Ano yung tetra? Copper. Marami na akong copper. But, sige. Lagay na natin. Cyst. Ano yun? Fox? Is that a fox? Ah, okay. Takot siya sa atin, guys. Whoa. The hell are you? Oh, bear. What? Come here. Ang bagal mo naman sa bear. Or mabilis lang yung horse natin. Ayaw ko ba itong patayin? Uy. Oh, joke ko lang. Half health agad ako. No. Run.
ulit yung moose, oh. Help me, moose. Atakihin niya kaya yun? Hindi, naka-lock pa rin siya sa akin. Yo, chill. Hinit lang kita isang beses. Galit na galit ka naman. Dalawang pack ng wolf? Oh my god! Oh my god! Okay, okay, okay. Run, run. We almost died. Run, 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 run. Okay guys. So we almost died twice. And kaya lang tayo. So, I think mag-change tayo ng route kasi aside sa maraming wolf dito. Ayan, kung titingnan natin sa map, papunta tayo ng mga old mountains. Ayan. So, ito yung mga equivalent ng anong tawag dito sa biome na to? Sa vanilla. Basta ganun. Pero wala masyadong nakukuha dito. Matataas lang na mountains. And ayun. So since target natin is makahanap at least nung jute or nung graphite and kaolinite. Ayun. Change route na lang tayo. Kasi wala rin tayong makukuha dun eh. So papawest tayo ngayon. Ayun. Alright guys, so same din sa west, ayan, old mountains pa rin siya. So I think mostly na dito old mountains. And I think balik tayo pataas and then magpa north na lang tayo. So yeah, let's go. And guys, so andito tayo sa may hot spring. Ayan. So, ito yung sinasabi ko na pwede kang mag-heal. Wait lang. Walaan ko at ang bumaba. Ayan. And kung makikita yung health natin. Oh, di ba? Naku, hindi natin nagay sa vessel yung bread. So, ayan. Share ko lang. Back to traveling. Guys, welcome back.
journey update or exploration update tayo. And no way. So, yeah. So we died. No, I just wanna. No. Run. The hell? Leave me alone. Saan yung mga wolf dito? Oh no, binabantayan nila yung aking grave. Well, wala naman akong item dun. Yung obituary lang. Now, let's go home. May araw din kayo. We'll be right back.
Kaolinite! Oh! Small. Medium. Please be large. Please be large. Give me large. Oh, no. Okay. Hold on, hold on. You stay here. We don't have wood. We Kaolinite. I don't know if that's the spelling. Where is it? Oh yeah. Another Kaolinite! Oh no! Nice! Nice! Alright guys, exploration update. Ayan. So meron tayo ditong fruit tree and green apple. And may napulot pala ako ditong mga things na kinain ng mga wolf. And meron tayo ditong raw venison. Lagyan natin dito. So eto guys, para makapag or makakuha tayo sa things, kailangan natin sirain yung every branches. And so gaya nito. Ayan. So meron tayong isang sapling. And then this one. Dalawa. And ito. Tatlo. Yeah, I think that's enough. Ayan. And update sa map natin. Ayan. Ito na yung... ito na yung na-explore natin. Ayan. Sobrang... sobrang... layo na. Ayan. And medyo naglalag kasi... Hong Kong. Siguro dahil... hindi na kaya ng PC. Kasi enough ko na rin yung shaders, guys. Parang mahihirapan yung PC natin. And but anyways, and dito tayo. And nakakaanap din tayo ng... ocean. Ayan. So, dito na tayo. So, ayan. Continue lang tayo sa exploration, guys. Wala pa tayong nahanap na jute and graphite. So, yeah. Let's go. Oh, no, 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 no. Oh, no, no, no. Graphite! Let's go, graphite! Traces? Traces. Oh no! Wait, nasaan na? Ah. Traces. Traces lang? The hell? Traces. Oh
We got it. Let's go. Oh. Ooh, another one. Oh, small. I think mas malaki to ah. Small, small traces. No. I think maliit lang din to. Anyways. Ayan, may nahanap ulit tayo kanina. So, nadagdagan na ng... ilan? I don't know really. Pero meron din tayong nahanap na traces lang ng graphite. Doon banda ata. Asan yung kabayo ko? Ayan. Jut, let's go! Meron pa ba? Oh, huwag mong sabihin yun lang. Sheesh! Oh no! How can we go up, my guy? Shoot! Let's go! Okay. Alright. Meron pa ba? Five lang? That's it? Oh, jut. No. Kahit lang natin tong mga to. Yeah, come here, boys. Hey, 11. What's this? Squash. Okay. Parang pumpkin lang din. Oh, ang daming jute dito, guys. May bear pa dun. Gotta run. May meat. I want the meat. Raw peasant. Alright guys. So, and we're back dito sa base. Medyo na-miss ko yung base natin. And nag-start na rin mag-melt yung mga snow. And hindi na siya snow. Umuulan na siya ngayon. And ito yung mga na-loot natin. So, saltpeter. Ito. Raw shell. Shale. And smooth. And medyo dinamayan ko yung smooth shale kasi maganda siyang building blocks. Siguro papalitan natin yung ibang material dito sa base natin. And feel ko mature na tong mga to. Oo nga, mature na lahat. Wait, ayusin lang muna natin yung loot. Wala ta time muna tayo. Yun o. And nakakuha na rin tayo ng kelp. Oh no! Ah, okay. Akala ko na-delete yung iba. Kasi full yung inventory natin. Panic naman daw ako dun. Yan. Itong sticks.
Yan. Okay, next. So, ito namang mga... We can't move. And napansin ko din lang pala, guys. Na-misplace natin yung isa nating toolbox. Ewan ko na kung nasan. But, yeah. So, may nakahanap din tayong bladder. And namatay pala tayo. Ito yung death natin dun sa sabertooth ata yun. Yeah. And may mga part din na namatay ako, kaso hindi ko na nakuha yung mga obituary ko. Tinapon ko ata. Sayang naman. But, yeah. So may time na namatay ako sa mining area. Sumabog yung creeper, kaya tayo nakakuha nitong ruby. And, nung nagko-collect ata ako ng iron that time. And meron tayong large hide, large sheepskin hide. So itong mga to, yung mga mobs ata na, or mga animals na pinatay ng mga wolf. Ayan. Napulot ko lang yung mga meat nila. So meron na rin tayong onion seed, jute seed, potato seed, melon seed. Meron din tayo ditong pine sapling. Bala ko pang kumuha sana ng iba pang types ng saplings, kaso yun nga, nawala ko yung ating toolbox. So, yeah. Wala akong way para kumuha. Though, pwede akong mag-craft ng tawag dito, hoe. Pero isang leaves lang kasi yung kaya nung sirain. Plant na rin kaya natin tong apple. So natin to ipa-plant. Dito. So may technique dito. Para marami rin siyang branch. Tagal naman malusaw ng mga snow na to. Anyways. Anong tawag dito? Ayan. Ayun, spliced. Ilagay lang natin sa offhand yung sapling. Baliktad. Ayan. So yan, tatlo. 1, 2, 3, 4. Apat ata yung max, pero gawin natin tagtatlo. This block could grow under the right conditions. Good, good, good. Okay. And then, ano pa ba yung mga dito sa loot box natin? Seed. Itong bladder pala, ito. Pwede tayong gumawa ng iron flask. And pwede tayong leather flask. Okay. So, kumbaga, para siyang jug, lalagyan ng tubig. Ayan. Meron dito yung ito, jug. So yan, pwede natin itong i-craft actually. Kaso hindi ko na siya crinaf nung una pa lang kasi may chance din kasing masira siya. So may chance na isang gamit lang natin is mawawasak siya. So hindi na ako nag-craft. Yan. Pero yun yung mga ito yung pwede mong i-craft sa pinakaumpisa. And ganyan lang siya. Napping lang siya. Clay napping. And then iluluto mo lang din. Then makakakuha ka ng ceramic chuck. Iyon. So, lagay natin tong mga to. Yan. So, ito, pwede siyang maging salt. Testing natin. So, yung salt is, pwede natin siyang gamitin para mag-preserve ng meat. Or ma-extend natin. Gaya nito. 1 month, 5 days. So paglinagyan natin ng salt. Salt. Ha? Ay, saltpeter pala to. Iba to, iba.
Pang kwan pala to. Fertilizer. Ito yun, no? Yan. Iba-iba pala. Hindi saltpeter. Yung highlight ata yun. Wait lang. Ang gulo na lang. Iwan muna natin tong graphite dito. 10 months. Ayun, dami na ating loot. Ito. Ito pala yung pwedeng gawing salt. Okay. Isa pa. Ayan. Okay. So, ayan. So, titingnan natin yung status. And salted. May salted siya. So, may extend yung buhay niya ng... I mean, yung expiration niya ng 2 months. Ayan. Siguro nasira na yung iba nating... Ah, hindi naman. Alright guys, welcome back. So, and prepare na natin yung mga needed and or mga kailangan natin and para makapag-start sa create. So, first na i-craft natin is itong wrench and then itong goggles and then itong mga to siguro later pa. Pero itong millstone and itong mga essential para magkaroon tayo ng energy. So, let's go. So, and prepare ko na yung mga kailangan. So, kailangan din pala natin ng brass. So, para sa brass, isa rin tong kailangan eh. Marami rin tong recipe na required ng brass. So, itong mga to. So, kailangan lang natin dito ng copper and then zinc. And so, pumunta ako dito. May zinc tayo doon banda. Ewan ko ba't natanggal. Ay, ito. Naka-disable. And doon banda. And ginawa ko lang siyang sheet. And then, itong rod. And makakraft nyo rin itong rod by using yung ganito. And so, unahin na natin itong wrench. So, kailangan natin ng cogwheel. Gawa tayo ng enter 14. Okay. Yun. And then yung goggles. Sa yung glass pane. Saan yung glass panes? Yun. And then, itong mill, kailangan natin ng raw stone. Ano ba yung mga hindi natin? Ito, kahit isa lang. Isa lang naman kailangan nun. I mean, dalawa pala yung kakraft natin ganito. Ah, isa lang pala. Ayan. So, pwede ka nang bumalik dyan. Ayan. And then, need din natin ng funnel. Ito. Naku, kailangan ng andesite agad na ito. So, pagpunta tayong mixer. Bookmark na rin natin. Yung whisk, kailangan natin ng wrought iron ingot. Pwede naman natin gumawa na ito, guys. Kaso, yun nga. Gusto ko muna sanang i-set up yung or duplication. Ayan. So, hindi siya cheat, guys, ha. Parang part talaga siya ng game. By chance pa rin naman siya, pero ayan, mas okay na
i-grab natin yung chance. Yan. Yan, ganyan. Yeah. Yan siguro yung setup. And then, gumawa pala tayo dito ng platform. So, need natin gumawa ng water wheel. So, dalawa na ngayon yung water wheel, unlike noon. Yung water wheel noon, ito lang maliit lang. Pero ngayon meron ng large. So, ito mas malaki yung bigay niyang stress unit. So, explain ko sa inyo yung stress unit, saka yung and stressometer, speedometer. Yan. So, craft tayo na ito natin ng small. Sakto lima. Ako lang tayong wood. Siguro ito yung isa din itong reason kung bakit wala tayong masyadong or hindi maganda yung mga build natin. Kasi masyadong limited yung resources. Kahit gusto kong gamitin to, since mostly ng mga ginagamit natin is nag-spread ng fire. Ayan. Gawin na lang nating bato lahat. Ayan. Wala na rin tayong shaft. So, crop rip tayong shaft. Ayan. Okay. Then, gagawin nating large yung water wheel. Ayan. Ngayon, O-block. Ah, okay. So, kailangan ng space. Paano ba to? Yun o. Boom! Ganyan kaya? Or i-move pa natin? Yung feeling ko, i-move na lang natin. Hold on. Para maganda pa rin tignan. Ah. Yan. And then, i-move natin siya. So, kaya ako gumawa kaagad ng wrench. Kasi, pwede mo siyang shift right click. And, parang auto... ma-auto-mine mo siya. So, automatic mo siyang mahi-clean. Yan. And then, yung goggles. Yan. Para makita natin kung may SU siya. Yan. So, yung SU stress unit. Yan. Natin to. Kung natin yan. Okay. Yan. So, nagme-melt na rin pala lahat ng snow. Kasi, ano na ba ngayon? Early summer. Yan. And then, kailangan din natin ng large cogwheel. 1, 2. Yeah. Ito lang muna. So, lalagyan natin ng shaft. Yan. And then, ayan. So, para mapabilis to, pwede mo siyang pabilisin eh. Ayan. So, yun. Kung parang mapapansin nyo, mas mabilis na to dito. Pero sa ngayon, mas okay kayang ganyan. So, pwede na ba siyang tignan?
or dito na lang sa side. Ganyan. And so bibilis pa yan, pero kailangan natin ng casing. Casing. And which is kailangan na ito. And so wala pa tayo dyan. So focus muna tayo sa ore doubling. So kailangan natin gumawa ng... So para mapaikot to, alam ko pwedeng ganito eh. Belt. I think yun yung best option, belt. Okay. I think i-move natin. Move natin siya dito. Okay. Okay. Ngayon, asan to? Pwedeng ganyan. Or I think gawa tayo nung ang tawag dito. Gearbox. Gearbox. Ayan. Okay. Kailangan natin siyang gawing vertical. Ayan. Ah, tama nga. And then kailangan natin ipasok yung power. Kasi balak ko dito. Lalagyan natin ng belt dito. Ayan. Okay. Then craft tayo ng belt. Boom. Then kailangan din gawing vertical to. Yun. So yan, 64SU siya. So, kailangan niya ng... Or currently, is nagko-consume siya ng 64SU. And hindi pa natin makita kung gano'n siya kabilis since... Wala pa tayo ng speedometer. Pero alam ko, the more na mas mabilis yung machine, the more na stress unit yung kailangan. So, dito naman. Ayan. Kailangan pa natin ng belt. I-craft ko kaya ito lahat ng belt. Makakain ba ito? Ah, hindi. Pwede siya pwedeng kainin. Ayan. So, testing natin siya. Kuha tayo ng... Naku, brown out na sa bahay. Okay. Laon lang natin to. Sabay-sabay talagang nawala eh. San pa?
Pinapakita ba dito? 4 times RPM. Okay. Unahin natin tong iron. So ito. Tingnan natin yung chance. So 240 millibucket lang siya pag in-smelt nating as is. Pero pag linagay natin dito sa millstone. Yan. Tayin natin. Okay. So wala pa. 6. And so ngayon meron na tayong 600 millibucket ng cast iron. O diba? So na triple pa siya actually. So 200. Yeah. Almost triple yung ore. No. So ngayon, wait. Gawa tayo ng kuha pa tayo. Mag-grind lang ako ng konti pa. Alright. So, and meron na tayong 16 crushed raw iron. And so, ang gagawin na natin dito, guys. So, magpaproceed na tayo sa iron. So, kailangan natin ng 16. Ah, meron pa pala tayo dito. Ayan. Then lalagay natin siya dito sa bloomery. So, paano na ito ulit gamitin? The bloomery can contain up to a maximum 24 iron ore and 24 charcoal with 8 of each item per layer. Okay. So, 8. Yun. Alright. So, linagay ko tong trapdoor dito, guys. Kasi, pag nag-snow, pumapasok yung snow dun. And, ito yung kumaga stopper. Pero, gumagana pa rin siya, guys. Then, close natin. Then, sisindihan lang natin. Yanin natin magantay ng 15 minutes. Wow. Tagal nun ah. Alright. So ang next na gagawin natin is itong mixer. And then basin ba yun? Yan basin. Which ah. So cast iron naman ang kailangan nito. Okay, gets. So kailangan kong mag cast din ng cast iron aside sa wrought iron. Okay. So, magduplicate lang ako ng or mag-grind lang ako ng iron sa millstone natin. And parang pangit kasi pakinggan pag magdudup, no? Parang medyo cheaty pero ayun, i-grind lang natin to. So, let's go. Kunin ko na ito lahat. Alright, guys. So, yun. After a long smithing session, ayan, may mga na-ready na tayo dito. Ayan. So, nakagawa na rin tayo ng saw. Nakagawa na rin tayo ng granite magma block. So, para gawin to, guys, it's either ayan, gumamit tayo ng blasting. Gamit ang fan sa create. Pero wala pa tayo dyan. So, dito lang. And so, so white. And pero specific lang din eh. Yung pwede mong gawing magma. Magma. Ayan. So, it's either granite, diorite, gabbro, rhyolite, basalt, andesite, or dacite. And so, itong magma block, I think, mahanap mo siya sa volcano biome. Pero wala tayong nakitang volcano. So, yeah. Nag-craft na rin ako dito ng mechanical mixer.
And so nagawa na tayo nitong mixer, I mean whisk. Then na-craft ko na siya, ayan. Okay, so let's test lahat ng ginawa natin. Ayan. So ano tayo kukuha ngayon ng power? So lagay tayo dito ng basin, then yung mixer, and then well, and okay, panay gears na dito, my god. So now para magawa tayo ng alloy pala, alloy, yan. Kailangan natin ng dalawang iron, then apat. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 4 plus 4, 8. Naku, kinulang pa nga ng isa. Sayang to. So kailangan natin ng 6. Ayan. So lagay lang natin siyang ganyan. Ah. Tama naman. 4 is to 2, di ba? Ayaw niya. Huh? Why? No heating, no heating. Tama naman, crushed iron raw. Ah. Anong issue nito? Or with enough speed. Oh, kulang. Oh no. 64 SU. Naku po. So, paano natin ito pabibilisin? Gawa tayo sa pang large. Wala pa ngang wood. Okay. Not enough speed pa nga. Ow! What if... Ah,
Hindi pa pala tayo nakagawa ng large. Okay, rebuild. Okay. And then... Wala pa kasi tayong alloy eh. Kailangan pa natin ng gearbox. Gearbox. So, okay lang yung dito. Kung tatanggalin natin ito. Palitan na lang natin ng shaft. Balik natin sa dati kanina. Gearbox. And then belt. Yan. And dito naman. Ah. Ayusin din natin to guys. Don't worry. Temporary lang naman. It's okay, 128 SU na. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun! So, kailangan yan ng 128 SU. Okay. Alright. Okay, and para magawa tayo ng alloy, kailangan natin ng strip lugs. And then... Okay. And then boom, 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 boom. Okay. So ngayon, pwede na natin itong baguhin. May isa pa palang pwedeng gamitin. Ito. Pero masyado pa tayong malayo. So ito pwede natin gamitin para i-control yung speed. Sa output. And... Ako po, full inventory na nga. Diyan ka muna. Okay. So, pinatunod ng casing. Ayan. Or actually, kung ikikising ulit natin yun. Yan yan. And then... Large cog ulit. Dito. No. Bilis na ba siya? Wait lang. Kasi patulak pala yung angle nito eh. Ang gagawin nating pataas. Parang okay na yung kanina eh, no?
So, yan. Yan. Ayan. Ayan. Lang kayong speed to? 128 ata. Ayaw talaga. What if ito sa side? Yan. 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 Off. And then yun. Ow. All right. 128. Zero? Ah, okay. Sorry. Kailangan pala ng gear. Okay, 128. So, medyo bumilis siya, no? And then, next is yung saw. Ngayon, paano ngayon tayo kukuha ng power dito? We can do belt. Yun. And then, ano pa yung isa? Mechanical press. Kailangan natin ito. Mechanical press. Naku, wood na naman. Oh no. Naku, wala na rin tayong food. Naku, ubos agad yung aloy. Oh no. Seriously? Dalawa na lang. Kukunin ko. Wood. Ayop. Okay. Saan yun? Isa lang naman siguro. Okay. And need din pala natin ng depot. So may extra tayong basin dito.
basin. Dito hammer. Paano ba itong iikot? Yun, pwede. And then pwede ba itong i-belt? Sana. Naku, hindi pwede. Pwede natin gawin. Gearbox. In gearbox. And then isa pang gearbox. Meron yung isa pa na pwede natin gamitin. In case gear shift ito, kaso kailangan natin ng chain, so magre-research muna ako kung ano yung mas efficient na gamitin dito, pero sa ngayon lang. Umiikot ba to? Yes, elastic muna tayo sa gearbox. And wood na naman ang problema. Yun. Okay. Ba't mas mabilis to? Ba't 256? Ah, hindi. Ah, okay. Ah, okay. So, I think more than 128 yung nalalab... Ow! Ow! Ah, okay. Don't step on it. Okay. So, next step. Gawa tayo ng shoot. Oh, no! Wala na tayong... Shoot. Wala tayong igneous alloy. Oh no. Well, we don't have a choice. I need to cook some. Then, mag-grind na rin tayo ulit ng iron.
Okay. So meron na rin tayo dito. Apat. Eh, may 12 na tayo. So ngayon, need na natin ng cast iron. Yeah. And then chest. Yan. So magka-craft na tayo ng funnel. Apat. So para tong hopper sa vanilla, guys. Pero mas okay pa rin yung hopper, I think. Mas mabilis pa rin yung output niya. Para dito. Sa shoot. Hindi ako makatakbo. Punong-puno na yung inventory ko kasi. And we're hungry. So lalagay natin siya dyan. Then lalagay tayo ng chest din dito. And then itong funnel din dyan. So makikita nyo may arrow siya dito pag ni-right click nyo. Ayan. So meaning ilalabas niya yung magagrind dito. Then papasok dito sa chest. So yun lang yung kagandahan dito sa... hindi pala. Magkaiba nga pala sila ng... Pala ko pwede itong shoot na gawin ganito. Hindi pala pwede. My bad. So ngayon... is... maglalagay tayo ng... ores. Ayan. Panoorin na. Ayun, kung nakikita nyo. Ayun. Diba? Automatic yan pupunta dito. So, ito namang gold. So, I think, i-demolish ko na lang siguro to. Then, ilalipat ko siya dito. Parang mas convenient eh, na magkalapit sila. I think, i-demolish ko na lang yun. Then lipat ko siya dito. Yeah. Gawin ko na lang siya off cam. Then copper. So mas maganda kasi itong i-grind kasi may 70% chance. Unlike dun sa maliliit. Ito kasi yung rich. Ayan. Sana all rich. Okay, gawin nating double chest to. Isa pa. Kulang pa. Naku po. Ba't di na nagkasyo ngayon? Ayan. So wala kasi dito yung barrel ng Minecraft. Pinanggal din. So yeah, wala siyang recipe. So ngayon na lang siya.
Awkward siya tignan. Oh. Okay. Okay, so mayiging ganito na siya, guys. So, kuha na tayo na ito. So, inuna ko talaga tong saltpeter. Para may pang... Fertilize tayo dito. But ito ang taas? 12. Ayan. So magpaparami lang tayo ng jute. Sige. Lahat na marami naman tayo. Cabbage. Okay. Ayan. Tumutubo na rin yung green apple natin dito. And oo din pala. Wait lang. Pwede mo rin gamitin yung mill para sa wheat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 month na lang yung chicken natin. Kunin ko na nga lang. Bago pa masira. Luto na rin natin. Pwede ba to? Pwede. Okay. Ayan. Tingnan lang natin kung tapos na to. So, meron pa tayong ibang idadagdag dito. So, ito kasi yung mga basic. Kung tingnan nyo to. Oo. Meron na tayong strip chestnut log. Diba? Compared sa ginagawa natin kanina yung ganito. And meron din yung deployer. Saan na ba yun? Ito. Ito yung maganda. Kasi pwede mo siyang gamitin sa... Ayan. Diba? So hindi na siya kailangang... Hindi na natin kailangan pumunta sa anvil. Kung meron na tayong raw iron doon. So bigyan lang natin ng hammer yung deployer. And siya na yung magka-craft. Ayan. So ito na yung parang automation stage na. Ayan. So kailangan lang natin dito is brass and ayan. Ayan, kaya rin tayo gumawa ng saw. Kasi doon natin makukuha tong brass hand. Ayan. Pero I think that's it ko muna for this episode. And medyo marami na tayong nagawa. Sobrang dami na actually. And try nating unahin to. Barley. You know. Oh. Tapos tigo 100 to lahat. Isang peraso is 100. Nice. Try natin. Tayin natin yung unahin niya kaya yung barley. Ano pa bang laman na ito?
no? Saltpeter pa rin. Ah, kasi na-stuck dito sa chute. Oh, okay. Wait natin. Tignan natin yung barley. Maganda sanang nakikita natin tong side na to, no? Well, nakikita dito. Kung nandito. Okay. Bilis lang, oh. So next episode siguro gagawa tayo ng tree farm natin para meron na rin tayong continuous source ng tree or logs. Ayan. And also meron din ditong mga machine para sa mining. Drill. Ayan. Ooh. Ayos to. Okay, so yan yung mga project na isusunod natin. Ayan, may wheat na tayo. Ayan. So, ayun, yun pa lang yung mga binabalak ko for next episode. Pero tingnan natin, no? Pagpaplanuan ko muna. Aralin ko kung ano yung mga kailangan nating i-prioritize. Like, yung windmill. Isa yun eh, yung windmill. Kasi mataas yung binibigay na asteris unit nung complete na windmill. Feel ko pag meron na tayong windmill, kahit wala na tong water wheel, kaya niyang isupply lahat yung mga machine natin. But let's see kung anong pwede natin gawin. But yeah. So hanggang dito lang muna tong ating episode. And again, thank you sa pagsama. And yeah. Ingat-ingat kayo guys, and I'll see you in the next one. Goodbye!